Inatake na nito ang mga gabunan kasama ang mga aniningaw. Napatigil din sina Tatay Dadoy sa kanilang mga ginagawa nang sumigaw na ang kanilang mga kasamahan na mga gabunan na inatake sila ng mga busaw at mga aniningaw. Pati sina Gabriel doon sa may ilog, napatigil na din ang mga ito at tumakbo papunta doon sa mga kabahayan. Nagbakbakan na agad ang mga busaw, aniningaw, laban sa mga gabunan. Nagkakalmutan agad ang mga ito habang umaangil at umaalulong. Habang sina Tatay Simeon, umiilag lamang ang mga ito sa ginawang pag-atake ng mga gabunan at umaatras. Ayaw nilang makipaglaban. Hindi rin nila alam na aatake pala ang mga busaw. Sigaw nitong si Mariano sa kanila, "Tatay Simeon, ubusin na natin ang lahat ng mga ito. Sila ang umatake sa lugar ninyo, sa Candelaria." Ilang sandali pa na pagtanto ni Tatay Simeon na parang may mali sa mga nangyayari. Sabi ni Tatay Simeon, "Topacio, Basilio, may mali sa lahat na ito. Kailangan natin na umatras. Wala tayong kinalaman sa labanan nila." Kaya mabilis nang tumakbo paatras ang grupo nila ni Tatay Simeon, habang sina Tatay Dadoy nang makita ang maraming mga aswang na umatake sa kanilang mga kasamahan na mga gabunan. Kinuha agad nito ang dalang tungkod. Pati sina Tatay Abito at Manong Dudoy, kinuha na ang kanilang mga dalang armas at mabilis nang tumakbo papunta sa mga naglalaban na mga busaw, aniningaw at mga gabunan. Dinaluhong na din agad nila ni Gabriel at Buka ang mga kalabang busaw at mga aniningaw. Pinagtatagpas at pinagbabaril nila ang mga ito, pati itong si Amaki. Inabot niya agad ang dalawa doon sa gilid ng kakahuyan. Binaril niya ang ulo ng isa at pagkatapos, kinubawan niya galing sa likod ang isa pa at ginilitan sa liig. Bumulagta na din agad ang mga busaw at mga aniningaw nang pagtatagpasin ang mga ito at pagpapaluin nila ni Tatay Dadoy. Bawat tamaan ng tungkod ng matanda, agad na matutumba ang mga ito at mamimilipit sa sakit. Nang matamaan naman ni Manong Dudoy, maghiyawan agad ang mga ito dahil sa sobrang sakit. Kahit na sa kamay lamang at paa, matatamaan ang mga ito gamit ang buntot ng diablo ni Manong Dudoy. Parang sinusunog na ang kanilang mga katawan dahil sa mga pag-atake ng grupo nila ni Tatay Dadoy. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga kalabang busaw at mga aniningaw. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, nagpulasan na ang mga ito papalayo. Mabilis na tumatalon-talon at tumatakbo ang mga ito sa gilid ng mga taliman ng gulay papalayo at papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Gulat na gulat ang grupo nila. Hindi nila akalain na may kasamahan ang mga gabunan na sobrang lalakas. Habang sina Tatay Simeon, nakamasid lang ang grupo ng mga ito doon sa kakahuyan na nasa gilid ng taniman ng gulay. Sabi ni Tatay Simeon, "Hindi na tayo babalik pa sa kuta ng mga busaw, Topacio, Elmer, Basilio. Kakausapin ko ang isang matandang yan. Pamilyar sa akin ang kanyang pagmumukha. Hindi sila mga aswang. At pakiramdam ko, hindi din sila galing dito sa isla ng Kalansay." Ang tinutukoy ni Tatay Simeon ay itong si Tatay Dadoy. Nang tumahimik na ang buong paligid at naglaho na ang mga aswang na busaw at aniningaw, lumabas na sina Tatay Simeon doon sa kakahuyan na kanilang pinagtataguan at lumapit ang mga ito
sa kinaroroonan ng mga gabunan. Nang makita naman ng mga aswang na gabunan ang grupo nila ni Tatay Simeon, agad na humanda ang mga ito para atakihin ang grupo nila ni Tatay Simeon. Pero pinigilan sila ni Tatay Dadoy. Sabi ng matanda, "Wag, sa tingin ko, hindi sila mga kalaban at hindi din kakampi ng mga busaw at aniningaw." Tinitigan din na mabuti ni Tatay Dadoy ang mga paparating. Parang pamilyar din sa kanya ang isang matanda, hanggang sa naalala niya kung saan niya ito nakita, nakilala at nakasama. Napangiti itong si Tatay Dadoy. Ang matandang si Tatay Simeon, minsan na niyang nakasama doon sa bundok ng Bandilaan sa pag-aaral ng mga orasyon, buhay na salita at mga dasal. At minsan, nagpaturo din ito sa kanya sa pag-aaral ng mga buhay na salita noong nagsisimula pa lamang itong si Tatay Simeon. Sabi ni Tatay Dadoy sa kanyang mga kasamahan at sa mga aswang na gabunan, "Kilala ko ang matandang yan. Hindi sila masasama at alam kong hindi sila kakampi ng mga busaw at mga aniningaw. Kaya huminahon na ang mga kasamahan nilang mga gabunan." At nagtataka din sina Tatay Abito, Tatay Dadoy at Manong Dodoy kung bakit nandito sa isla ang grupo nila ni Tatay Simeon. Ayon sa sabi nitong si Marco, ang namumuno doon sa bukirin ng Urias, na hinahanap ng mga ito ang isang kanang kamay ni Tatay Mando na si Usting. Nang makalapit na ang mga ito, sabi agad ni Tatay Dadoy, "Simeon, kumusta na? Hindi ko akalain na dito pa tayo muling magkikita." Napangiti na din itong si Tatay Simeon nang makilala ng tuluyan si Tatay Dadoy. "Dadoy, sabi ko na nga ba, bakit nandito kayo sa isla?" "Dito tayo sa loob mag-usap, Simeon. Sino naman itong mga kasama mo?" "Kumalat ang balita doon sa isla ang ginawa ninyong pag-atake sa mga Diablo. Ito rin ba ang mga kasamahan mo?" Ang tanong ni Tatay Dadoy. "Oo, Dadoy, at ang isang yan." Habang nakanguso ito kay Basilio, "Kakaiba ang kanyang lakas, Dadoy. Sigurado akong magka-interes ka sa kanya. Nakakatakot na lakas." Napatango na lang itong si Tatay Dadoy dahil kahit siya, ramdam din niya agad ang lakas nitong si Basilio. Nang makapasok na ang mga ito doon sa kalubluuban ng kabahayan, nagpupulong muna ang mga ito. Sabi nitong si Marco na kailangan nilang mag-iingat sa kanilang mga kilos at hakbang dahil puntirya na din sila ng mga busaw at mga aniningaw. Sinabi na din nila ni Tatay Simeon ang napag-usapan nila tungkol sa pagsama sa mga busaw sa kanila, na ang tanging pakay nila dito sa lugar ng mga gabunan, tanungin ang kinaroroonan nitong si Usting. Makalipas ang isang oras, pagkatapos nagpatuloy ang mga ito sa mga ginagawa, sa mga paghanda. Inanyayahan din sina Tatay Simeon na doon na muna manatili habang nandoon pa sina Tatay Dadoy. May inutusan na din itong si Marco na ilan sa mga kasamahang gabunan na bumaba doon sa kanilang kuta sa patag. Baka kasi muling bumalik ang mga busaw at mga aniningaw. Ipinaalam ng mga ito ang ginawa ng mga busaw doon sa bukirin ng Urias. Kaya nagpadala agad ng mahigit sa 100 na mga gabunan itong si Manong Gaspar para dagdag na puwersa sa mga ito. Habang doon sa bukirin ng Urias, nagsimula na ang kasiyahan dahil sa kaarawan ng anak ni Manong Gaspar, itong si Marco. Masinsinan naman
na nag-uusap sina Tatay Dadoy at Tatay Simeon. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga ginawang pag-atake ng mga gabunan doon sa lugar ng Candelaria na pinamumunuan nitong si Usting, at ang plano nilang puntahan at harapin ang mga gabunan na sakop ni Tatay Mando. Nagpasya din sina Tatay Dadoy na samahan sina Tatay Simeon kinabukasan. Nagpatuloy ang kasiyahan ng mga gabunan hanggang sa magpahinga na din ang mga ito. Kinabukasan, bumalik na sa patag sina Tatay Dadoy ang mga gabunan at kasama sina Tatay Simeon. Kinahaponan, umalis na sina Tatay Simeon at papunta na doon sa lugar nila ni Tatay Mando. Kasama din ang grupo nila ni Tatay Dadoy, sina Manong Pedro. Nauna na ang mga ito doon sa kanilang bangkaw at doon na maghintay ang mga ito sa pagbabalik nila ni Tatay Dadoy. Kasama ni Manong Pedro ang dalawang nailigtas pa nilang bihag ng mga gabunan. Habang papunta doon sa lugar nila ni Tatay Mando, nagpakiramdaman lamang ang dalawang grupo sina Tatay Dadoy. Talagang namamangha ang mga ito sa lakas ng pwersa nitong si Basilio, at ganun din ang panig nila ni Tatay Simeon. Panay ang sulyap ni Basilio kay Tatay Dadoy at Manong Dudoy, dahil ngayon pa lamang siya nakatagpo ng ganito kalakas na pwersa at ng mga karga. Baguhan pa lamang itong si Basilio at matagal ang panahon na inilagi doon sa kagubatan na piniling mamuhay ng tahimik. Makalipas ang dalawang oras, tanaw na nila ang kuta ng mga gabunan. Sabi ni Tatay Dadoy, yan na ang tirahan ng mga gabunan, Simeon, na pinamumunuan ni Mando. Tandaan ninyo, hindi madali ang pakikipag-usap sa kanila, dahil kakaharapin natin ang mahigit sa 1,000 mga gabunan na aswang.